Sarap ng foods, no? Oo. Tapos ka na, love? Love? No. Okay lang. Ako na bahala sa food natin, ha? Ah, magkabayad lang ako sa baba. Balik ako. Salamat, Bess. Teka. Ikaw? Ano? Ba't hindi ikaw yung nagbayad dun? Sorry. Wala sa mong pera eh. Anong walang pera? Kakain-kain ka dito, tapos hindi ka magbayad. Mahiya ka naman! Lalaki ka! Si Alexa pa talaga yung pinambayad mo. Ano yun, sugar mommy? Bae, tandaan mo, lalaki ang provider, hindi babae. Tsaka, ewan ko kay Alexa, ba't ka pinatulan eh? Ang yaman-yaman namin. Tapos, papatol siya sa lalaking katulad mo. Ano? Saan mo siya ay gustong i-date? Sa mga pishbulan? Sa mga mauusok na lugar? Bae, wake up! Mayaman si Alexa. Hindi katulad mo. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayin mo na yon. Hindi kanya deserve. I know what's for the best for my best friend. One more thing, saan mo ititira yung best friend ko? Sa manukan? Sa farm? Bae, tandaan mo, may ibang lalaki dyan nililigawan si Alexa. 10 times richer than you. I mean, hindi ka naman siguro rich, no? Ewan ko nga kung saan kanya napulot eh. Grabe, ang daming tao sa baba. Ang laban ng pila. Okay ka lang, love, sir? Mag-iwalay na tayo. Ang nangyari doon? Tinuruan ko lang ng leksyon. Ha? Makakahiya kasi ang boyfriend mo eh. Sa harap ko pa talaga. Eh, best friend kita, di ba? Hindi ko matatansya yun. Anong ibig mo sabihin, Ayesha? Siya? Hindi mo ba nakita? Parang ginagamit ka nga lang niya eh. Tsaka Alexa, wake up! Mayayaman tayo. Hindi tayo pumapatol sa mga ganong tao. Tapos, kita mo yun? Ikaw pa nagbayad, tapos siya, nakaupo lang. Alam mo, Ayesha, sana kinilala mo muna siya bago mo siya pagsabihan ng kung ano-ano. Tsaka, anong alam mo sa gusto ko sa lalaki? Kung ikaw, gusto mo yung mayaman na iaabot na lang sa iyong pera na hindi mo kailangan pagtrabahuhan, wala ko hindi. Gusto ko, parehas kami nagigreen ng pera, parehas kami aangat. Wow ha! Concerned lang naman ako sa'yo. Kasi, yung mga ganong lalaki, hindi bagay yun. Best friend mo ako. Alam ko, ang mas nakakabuti sa'yo, tsaka bagay sa'yo. Hindi ka concerned sa'kin, Ayesha. Masyado mo na akong pinapakailaman. Ano ginagawa mo dito? Alam ko na kung bakit ka nakipaghiwalay. Pero, alam mo, hindi naman kita iiwan dahil dun eh. Sana nagtiwala ka sa akin. Hindi yung magdesisyon ka para sa sarili mo na maghiwalay tayo. Totoo naman talaga yung sinabi ni Ayeshi. Na mahirap lang ako. Na wala akong kayang ibigay sa'yo. Ni-miss ki makipag-date nga dyan sa labas o kumain nga dyan sa labas. Eh hindi ko ma-afford. Sino ba naman ako, di ba? Para sa isang katulad mo. Gian, sa tingin mo ba, ginawa kita dahil lang doon? Wala ka bang tiwala sa akin? Alam mo naman na yung gusto ko sa lalaki, yung sabay kaming aangat, sabay kaming magi-green paangat. Hindi yung lalaking mayaman nga, wala namang pakialam sa akin. Sigurado ka ba talaga na okay lang sa'yo na ganito lang ako? Oo naman. Tsaka, hindi mo na kailangan mag-bother kay Ayesha. Kinot off ko na siya. Hindi ko kailangan ng mga kaibigan na ganun. Hindi niya naman ginagawa yung best para sa akin eh. Nangingialam na siya sa buhay ko. Ngayon, tayo, mag-focus tayo sa atin. And huwag kang makikinig sa mga sinasabi ng tao. Okay? Bago.
Gusto ko sanang bumawi sa'yo. Gusto sana kitang yayain may pag-date kung okay lang sa'yo, pero wala kasi akong budget ngayon, so street food lang sa'yo. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Actually, nagki-crave nga ako ng fishbowl eh. Tara. Tara na sa kanto. Tara. Tara. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color.